What's up? Magandang hapon sa inyong lahat at nagbabalik tayo for Kuya Nick's broadcast ng The International 10. We are the official Filipino broadcast dito mga sir. At syempre, this is powered by our official broadcast partner din na Globe at Home. Malayo ang mararating ng gaming needs nyo with Globe at Home prepaid Wi-Fi. Just load HomeSurf 199 para may 30 gig na kayong data na valid for 7 days. And this is our first match of the day, the last day ng group stage natin. This is PSG LGD versus Elephant. At kami ang magiging caster nyo for this one. This is Aki. At kasama ko ngayon si Kuya Jay. Yan, Kuya Jay, kamusta ka na? Solid ng bakbakan dito, madami yung yung PSG LGD, ang current team pa lang na nakakatalo sa kanila sa 11-1 na standing nila sa anim na teams na nakalaro na nila. It's only Team Secret pa lang. And all sim panalo, habang balance naman itong kuponan ng Elephant, which is I guess 6-6, if I'm not mistaken, 6-6. Yung standing nila. 2-2. Yeah, 6-6 nga yung standing. Puro ano ha, puro balikatan lang yung mga laro din ng Elephant. Pero dito sa match na to, feeling ko may chance itong Elephant against sa Chinese. Feeling ko din. Mga players mismo ng Elephant, former LGD. Yes, dating LGD itong mga to. And syempre, ito yung dalawang ano eh, dalawang superstar team ng China eh. Meron ako nabasang article na sa mga top teams sa China is Vici Gaming yung parang least famous. So parang good thing sa kanila yun eh. Kasi less pressure. Under the radar, parang ganun. Oo, yep. Parang less pressure. Kaysa dito sa Elephant na tinatawag ng mga tao na the super team daw, di ba? And itong PSG mataas LGD yung na... Yes, ang taas ng expectation sa dalawang teams na to. And I think na kaya nilang ma-even out tong series na to 1-1 Kuya Jay. And take note, last day na nga tayo ng group stage. Palapitan ng palapit ang playoffs. And dahil nga last day din ngayon, kailan ulit yung start, Madam? 12? Sa 12. Dahil pahinga ng 11. Oo, one day break. Yan. Sana pagdating ng players, wala nang maging abirya. Pero anong balita? Naglalaro sila mismo sa stadium na walang crowd or parang boot camp na lang pa din yung ano, magiging I tema? I think na so. Maglalaro yata sila sa stadium na walang crowd. Parang ganon. Para mabigay pa rin sa broadcast yung TI feels. I think ganon yung plano eh. Parang katulad ng Anime Major, di ba? Walang sana ano, madam walang... parang ano. Sana parang Squid Game may mga VIPs. Parang ganun. Mga VIPs. At least man lang, 'di ba? O may at least 30 to 50 I crowd na manonood. Meron sigurong ganun. Diba? Meron sigurong ganun. Like yung sa Mall of parang Asia Arena. Apart, parang ganyan. Oo, parang sa MOA Arena, 'di ba? Merong mga kanya-kanyang suites. Yung mga teams and then nakatapat siya sa stage. So para kayong nanonood sa bahay nyo. Parang siguro, most probably may ganun naman doon dahil mukhang malaki naman yung ano yung venue, yung Arena Nacional. Diba? Pero madam, ito, naalala ko lang din. Paano pala yung mga bumiyahin ng Romania? Tapos, ang ending, walang crowd. Yung mga nagpabook na ng hotels para, syempre, wala mo naman mga bigat feeling na feeling ko, ano na yan eh. Mga ano na lang siguro, i-re-refund na lang siguro, or rebook, or most probably hindi talaga sila papapasukin. Lalo na nag-refund ng tickets si, ano, diba, si Valve. So I think they have to handle yung mga sarili-sarili nilang mga ano, accommodation, yung mga flights, mga hotels na binook nila. Siguro sila na bahalang mag-cancel or mag-rebook ng mga yun. Kasi yung mga tickets, kusa naman ng ano, ni-refund ng Valve eh. Ang ending pala, bandang uli, nagpunta ka doon for TI, naging bakasyon pa. Bakasyon! Online, ang ending, naging bakasyon na lang sa Romania. Ano? Pero yun, yun lang naman yung mga katanungan after, before mag-playoffs. Ayan. Yes. Pero eto na nga, Kuya J. Elephant, nakuha nila yung isa sa mga top bands nitong mga nakaraang araw, no, itong CIO. And this is best paired with a heater talaga. IO plus 1 is the is one of the meta ngayong patch natin na to. 10 seconds. And if open yung live stealer, sobrang solid nito, madam. Meron kang IO tapos pwedeng sakyan na Mars or either
Storm Spirit, if ever. Tapos, if ever tatalon yung Storm, pop mo lang yung Silence, walang magagawa yung ano. Kung Life Stealer yung sakaling kuning carry dito ng ALE. Pan feeling ko, goods na goods yun. Against dito sa PSG LGD. Palag naman siya against Morphling, eh, di ba? Yabby. Pero for PSG LGD, I'm liking this Magnus. Kahapon pa nagpapakitang gilas tong Magnus na to, Kuya J. Kay diba? Kuku pa lang. Kay Kuku pa lang. And I think very big ang magiging role ng Magnus na to dahil sa kanya manggagaling yung initiation and yung pinaka team fight ng PSG LGD, di ba? Pero yun mo, napakaganda nung pwede nila maging wombo combo dito. It's the RP, Terrorize, Earth Split, at marami pang iba. Diba? Meron pa silang Morphling dito na pwede lang manggaya. So far, ang pinaka magandang gayahin niya dito, parang si Mars and Silencer na eh. Hmm. So, itong composition ng lineup nila, no? So, for PSG LGD naman din, palagay mo, madam, if ever man, yung gagamitin nilang midlane dito against Storm Spirit, sino yung pinaka parang mainam kung sakali? Spirit lang din siguro, Ember Spirit, or Pak. Pak is nice, ha? Kaso nga lang may pangkulik kay Pak, eh. Merong Silencer, eh. Ay, naka-ban pala. Third ban pala si Pak, I'm sorry. Pero I think Void Spirit or Ember Spirit is okay. Para casual, kay, no? Casual. Oo. Para maybe kaya a Hunka, madam? Tukait Ursa, at least? And X-Mark para sa Storm, if ever? Yes, oo nga, oo nga. Ang ganda ka ng Hunka. Lalo na kapag nag-aganims din siya agad. Yung team fight. Pero they will go for this Chaos Knight. This a midlane Magnus? I think this is a first time Chaos Knight. Ata, madam, yeah, for sure. Pwede yung midlane Magnus kung sakali. Kasi Chaos Knight... sa offlane niya, nung nakaraang mga tournaments, eh, yeah, mukhang offlane niya, si Fidbian yung hahawak dito. And interesting to, ha? And Magnus nga to, siya yung tatapat kay Somnus M, kay Storm Spirit. So, magkakaroon ng slight advantage itong si Somnus M because he's a range hero. Diba, yung right click dito talagang tatama ng tatama kay Magnus. Pero kasi kapag na-out of position siya, pwede siyang skewer papunta sa, ano, sa tore. Yep. And, pares siya, don't get me wrong, ha, pero pares Chinese team to, madam. 11-1 yung standing ng PSG LGD. Parang sister company lang kung PBA pa. Elephant naman 6-6, pang lima sila ngayon. Hindi kaya parang nating tulo sila dito para, kasi nag-try sila ng Chaos Knight, eh. So last pick siguro nila, 11-1 yung standing, parang testing. Pwede rin, I agree with you. Pwede rin siguro nagtatago sila ng ano, saving strategy for the playoffs. Pwedeng ganun. Kasi secured naman na, eh, 'di ba? Kahit anong mangyari, makakapag-playoffs pa rin ang ano, ang PSG LGD. Not bad, no? Ayos nga, yun talaga naman. Pero kasi Vici Gaming, meron pa silang laban mamaya against Team Secret. So if mapanalo ng Vici Gaming yun, sila kasi yung magiging number one, if ever. Oh. And magiging... yung format din kasi dito, madam, kung sakaling ikaw yung mag-number one, ikaw yung pipili sa kabilang bracket, eh. Yes. Ng kalaban mo, either yung number third sa kalaban and yung number four. So parang ano pa din, ano, battle for number one pa rin talaga. Iba yung advantage. Uh-oh. If ever masukit pa rin ng PSG LGD. So, parang di pa rin siya bigay in a way, no? Yes. Naalala ko that time, last year, ang pinili ng, akala ko doon na magaganap yung ano, eh, part 3 ng TNC versus OG, madam, eh. Pinili nila si Toss, kung ako naniniwala doon, madam, na Toss coin down. Pero Kuya J, maagang suntukan to. Eto, tignan natin. 2 seconds stun is a pretty decent to kill. Maybe! And Ame yung kukuha ng first blood na yan. And syempre, madam, ang first blood na yan ay... Brought to you by pnxbet.com and don't forget to use our promo code LuponWXC upon registration. At of course, ang lagi nating pinapaalala sa mga tropa natin dyan, bet responsibly. Ayan, grabe, punuan ang labanan, Kuya J. Ang dami nilang mga ano, dito, mga puno. Iron branchy. Puro stats. Yeah. Puro stats ang gusto ng mga idol natin. Yeah. Starter na natin, madam, pakilala na natin muna both teams habang naka-first blood si Ame doon and the ladies first. And on the Radiant side nga, itong Elephant
direct na saan ka na direct. Ayan, si Euros na gagamit ng Ursa dito. Somnus M on the Storm Spirit, Young with the Mars, FYIO, at si Super ang gagamit ng Silencer. And para sa side naman ng PSG, LGD, Ami sa kanyang Warpling, Nothing to Say, Magnus, Speed, Beyond Chaos Knight, ShinQ sa kanyang Dark Willow, and last but not the least, parang Y sa kanyang Elder Titan. So this is the first game ng first series natin, guys. Dual stream pa rin tayo, sabay yung kabila. I think that's Fnatic and ano nga yung kalabanan? Fnatic hindi ata. Teka, hindi ba? Tama ba, Derek? Fnatic ba sa kabila? Fnatic ata. No. Oh, Fnatic versus Secret. So mainit din yung laban diyan. Mainit din 'yun. Oh. Mainit din 'yun, guys. Team ko 'yan sa ano, ah. Sa palabo na tan, Team Secret. Ito akin, PSG LGD, madam. Palagang, palagang lumalaban. Pa-prize. Team Secret, nakaka-advance sila. Pangatlo sila sa Group B. So, not bad. Fnatic dito, medyo pwede pa silang mahila pababa. Pero I guess, hindi sila malalaglag like dati. Ah, maghihilahan na lang most probably Queen si Crew tsaka SG Esports. Sila yung maglalaban next game. Next series. I think TI8 yung nakakaawang Fnatic, madam, na version. Yung laglag agad group stage pa lang. Di ba? Sila, nag-ursa na walang item ata yun. Yeah. Si EE. Glaro din nun si Universe. Kamo tulo talaga. Teddy Bear ng Black Magic. Oo. Pero, Teddy Bear ng Black Magic. Speaking of Teddy Bear, ito si Pazzy Wizzy. Yung Teddy Bear. Mga legit na teddy bear dito. Papaladin siya ni Fade Beyond. Medyo laban-laban din itong case na kasi once may critical din siya, may parang additional lifesteal din siya. Mahampas niya yun, ano? Of course. Sabi dito ng isang tropa natin, gigil yan si Ame. Katim niya yan dati. Eh baka may gigil nga talaga. Pero I think wala naman silang gaanong rivalry. Kasi parang nakikita ko parang tropa-tropa pa rin sila eh. Sa ano kasi, parang meron akong binabasa na Twitter, mga nag-tweet ng mga ganyan. Yung mga updated ano sa mga nila. Ganun, madam, eh, no? Sa mga chika minute, sa mga ano tawag dito? Chika minute sa Dota. Mga Dolores Alimplor tawag dito, Marites Gaming, no? Marites Gaming. Hindi, mga ganyan sa Twitter ko lang nababasa. Yung maraming ganyan mga chika-chika. Yes. Pero ano ha, gutom na gutom itong Elephant. This after babuo ng team na to, wala sila atang ni isang major na napag-qualifyan. Talagang itong The International lang. Talagang kaya very dramatic. Yung, ano, parang, Dramatic ang story nitong Elephant eh. Yes, kasi 'di ba nung binuo sila, super team agad yung tingin sa kanila eh, 'di ba? Ang taas agad na expectation. Ang pagkakaalala ko yung unang game pa nga nila, talo sila eh, parang stomp, sobrang bugbog nila dun sa game na yon. So yun pa lang yung nakalimutan ko kung sino kalaban nila and what tournament was that. Pero talagang binugbog sila sa pinakaunang game nila, yung public game nila. Pero wait lang, hold that thought. Tuloy natin ang chika minute si later. Tama naman yung stamp sa bottom lane. Si Super kamuntikan siya dito nga mahugot ni parang Fate Beyond. So ito nga lang si ShinQ, isang right click puppet na 2 second stun card from Chaos Knight. Sobrang clutch lang to si Miss Body ShinQ. Yup. Mabaya, pwedeng umabot ng 4 seconds. Nakakabadre pag na 4 seconds pang ganun sa mga kay Daystep, no? Bukas nagising. Okay. Pero grabe rin yung harassment ng PSG LGD. Talagang hindi nila mag-go. And eto na, Kuya Jay. Bumisi na dun sa loob. And silence na dun. Hold down. Dating zero na agad to para side ng PSG LGD. Madam, yung mga itemization dito ng isang Ursa is Diffusal Blade, Blank Dagger, and then not so on. Dito sa game na to, do you think Battle Fury is good? Like nung last meta kay Ursa para just to counter this Chaos Knight, yung mga Phantasm? Parang hindi eh. Kasi, iniisip ko lang din eh kung ano nga magiging pang deal nila dito sa Phantasm ni Chaos Knight. Pero kasi I think Battle Fury is not ideal for Ursa dito kasi yung lineup nila parang is aiming for for early team fights or gusto nilang lumaban agad. 'Di ba? Early to mid game kailangan nilang i-dominate the Storm Spirit and Mars, 'di ba? And ang iintayin lang talaga nila dito is yung Global Silence saka sila mag-group up ulit. So, I think
mag-diffusal, pwede mong diffusal na lang din, classic for classic build niya ni Ursa. Ano, medyo na nahiwagaan lang din ako, no, para dito sa side ng Elephant. Yes, oo, meron silang IO dito and isa sa mga solid connection niyan, IO and Ursa. Pero meron na kasing Morphling kanina na na-pick yung PSGLG. So, pang-kitable siya sa game na to. Kung sakali, kaso lang, Chaos Knight, you can see that, madadadjay para ng Eros. Kasi pala, pero shin Q naman. Pwede pa ta. Super yung makukuha, panalo sa trade. Etong kupunan ng Elephant that time. Sir, nakabawi naman si Eurus dito sa my bottom lane. Pero nothing to say, nagsiself-stack lang din siya dito. And he's a Magnus, so talaga namang makakapag-farm siya ng maayos. Like siya lang kasi, sarili lang niya yung i-buff niya for now eh. Hindi naman niya kailangang i-buff din na si Morphling. Si Fabian, pwede niyang bigyan-bigyan. Pero I think, nothing to say, pwede muna siya mag-focus sa sarili niya muna dito. Baga self-sufficient ka kailangan. Pero itong Chaos Knight mukhang going for a hand of Midas. Nakikita akong Chaos Knight, madam, eh, either pag bumili ng glove of ace, pag napaganda or medyo nabaog, nauuwi siya sa armlet or maybe hand of Midas. Kapalagay mo ano sa dalawa na yun. Oh. Teka muna. Or masagutin, RP ko connected. That's na a wasted RP para dito. Yan, yeah, nakuryente, nakiglatan, tinamaan ng siguro mga 100 volts lang para dito kay Somnus. Yes, and this is just not looking good for for PSG LGD. And speaking of PSG LGD, nabigyan pa nga si Faith Bian doon sa bottom lane. And I might want to continue, pero lumalaban pa yata. Oo nga. I mean, yun nga yung sinasabi ko eh, na meron silang big ultimate dito, which is yung RP. So kailangan nilang magamit yun efficiently. And that RP went to waste lang. Dahil dun sa attempt ni Nothing to Say na tumakas at namatay lang din siya. Yung walk trip pa nga siya, babalik. Talaga. And for sure, makakabawi naman to. Kaso nga lang, pag ganito yung panimula, yung start ng isang Storm Spirit. Though parehas naman sila na punishing mid laner pagdating sa mga support. Parehas yan pagka nag-rotate sa mapa. Alsahan mo talagang may makukuha at may makukuhang kill. Kaso, yung ganitong start from Storm Spirit is sobrang solid niya. Lalo na kapag gin-ready niya rito, Orchid of Malevolence, Morphling is is shaking kung sakaling ganun yung mangyari. Sir, and 3-3, dikit lang din naman yung score natin. It's just 8 minutes into the almost 8 minutes into the game, no? Pero kasi ang thing dito for PSG LGD, hindi nabibigyan pa rin si Faith yan eh. Kailangan niya ma-dominate yung game nila. I think for PSG LGD ganun kasi yung kailangan nilang gawin eh para makapagbigay sila ng space kay Ame. Yep. So tahimik lang most of mga kinis natin galing dito sa bottom lane and mid lane. Hindi na natin napapansin yung gawing top lane, pero again, Faith Beyond speaking dito sa bottom, another kill na naman ba. Nice up. Lang. Yep, coming from Y. And then ito na yung stun. Hirap talaga, basta si FY nasa likuran niya lang. Pwedeng mambrasa si Eurus eh, nandun yung sustain. Yes, sir. Ayan, may nagtatanong dito, inalis daw ba sila sa LGD or umalis talaga? Ayan, umalis. Mga nag-expire ang contract na hindi na nag-renew. I think yan din na narinig ko kay X-Nova na nag-expire na lang din yung kanyang contract na hindi na nag-renew. So I think he will stay or move to a Malaysian team, Southeast Asian team. And natatandaan ko pa, madam, nagpahinga sila together with Secret OG, to PSG LGD, after nung The International. Pahinga sila ng isang major, yun yung time na nag-champion yung TNC na matik na sana last year, di ba? Matik na sana for a direct invite. And then, nagpahinga sila, second major, kailangan nilang lumaro sa open qualifiers, walang easy way out. Nakapasok yung Secret sa Europe, nakapasok yung OG sa Europe sa open qualifiers, and then sila LGD open qualifiers, madam, laglag hindi yes, sila napasok. And then I think yung sumunod na major ganun ulit nangyari, doon na sila nag-alisan, doon na sila nag-wattipot up. Nagkabosetan na nagkabosetan na sila that time. Well, tignan natin dito, going back to the game tayo, Kuya Jay. Wala pa rin nangyayari. Naging idol yung both teams natin eh. From the harassment sa kanya-kanya mga lanes. Ito, nag-jungle na rin. And Somnus M dito wants to invade ng jungle area nga ng PSG LGD. Dahil alam niya dito lang din magpupunta itong si Nothing to Say. Grabe yung mama, oh!
Pero ano, ha, Storm Spirit dito went for a kaya. Siguro mas gusto niya i-sustain kasi mamaya sa saan din kaya yan, ano? Possible na buhay niya dito sa sakali. So, Euros. Sila. Itong Dark Wave, nakapag-sidestep. Grabe din si Shin yung mamaya eh. Ano, nang terrorize din. So, yep. Tsaka yung Euros Scepter as well. Ay, naku, tumalun. Stun. Sustain ka from F-wise. Again, pipigilan. Nandun yung Enrage. Kaso kailangan massive bat ni paring yang to. Nandun yung Bramble Maze. Kailangan nilang ilagan yung mga tinik na parang rosas dito para sa side ng LGD. Hmm. So, pero ready, ha? Ready sila dito dahil merong group up nga from T-Man. Group up from Elephant. Umalis na lang din muna yung isa nila dito. But, mukhang gusto nilang pumitas. And speaking of pitas, ito nga ang gagawin. Eh, terrorize na agad ng sa ganun. Hindi na siya magkaroon pa ng chance. Makapag-zip out pa natin to say, to deliver the goods together with this combination combo. Si paring Dark Willow. Ganda ng setup na ginawa niya doon. Yes, sir. Parang inalay lang niya yung yung ulam na nagbigay lang ng ulam doon sa Dark Willow. Pero we saw a glimpse of their combination, 'di ba, Kuya J? And what more pa kaya mamaya if they land perfectly lahat ng mga skills sila dito, no? Yung terrorize, yung RP tsaka yung earth split na talaga namang tagos sa tagos sa buto. Tagos sa bones. Oh. Nabanggit mo, glimpse pa lang yun. Kumbaga, patikim pa lang para sa itong LGD. Kaso nga lang, they know na walang RP and terrorize. They're pretty confident na i-take down itong tier 1 tower. Yun lang yung parang naging disadvantage after nung kinayon. And then, capitalize naman agad ka. Somnus, 3 seconds down. Phantasm is there. Wait, Fion. May niya tumakbo. Kaso Somnus, yung muna ganit kayang isamanan yan. Di ko para i-zip in na yan, sabi ni Somnus. Kaso eto, Arena Blood. I.O. yung madadali. Yang nasibat niya si Shinky dito. Kaso inap naman kaya magigitay. Dito, magiging inap ko na. Dito na si Somnus to help. Nakupo, isa pa! Stomp on. And ng Elder Titan. Takrabuhin siya ni Somnus. Together with Super. 5-5 tayo sa ating score 9. And patas na patas. 1-2 lang to para sa mga element ko lang. Talagang bigayan lang eh. Kung makakakuha ng kill ng Elephant, makakakuha din ang PSG LGD. Ganun lang. So, it's still, parang hindi ko pa nakikitaan ng kung sino yung may upper hand for this game. Pero kasi for PSG LGD, talagang nananahimik lang si yan eh. Si Ame eh. Focus sa goal. Yung Morphling dito. Ta, kumbaga, tease pogi lang siya. Mamatay man yung mga kampi ko, baka basta makapag-farm ako ng maayos. Mamaya ako lalabas pag may item na ako. Parang ganun yung gustong gawin ni Ame dito. And it will, I think it will pay off naman. It will pay off big for PSG LGD dahil Morphling is still Morphling. Napakataas ng damage na pwede niyang ibigay din dito. Pero RP again is available. Nakasmoke sila. Namang sa high ground, yung sipat ni Bokonet. Tapos the RP and then Skewer papasok sa tier 2 tower. Kaso yun lang yung counter naman na silence dito. RP from an elephant is on point. Zip out bang from maybe nagkatansyahan, nagkaabahan, nagkasukatan. Yung dalawa natin. Nagkabusitan lang. Na natin, nagkabusitan lang. Pero Fidrian yata. Yung nahuli dun sa may lead kill lang. Kakaisa. Mamatay din naman yung IO eventually. Pero that's at position 4. Laban lang sa isang position. Tapos maghahabol pa sila dito. Another na naman. Pero papalagin rage. Itong Ursa. Rain of Blood is there. Tatlo mahuli. Wait for the other. Sa ganun pag-alabas sa road. Itong si Parik Ame. Kaso nga lang. Wala sa perfect target. Maiwan. Kakamutin siya ng Ursa. Teta nung inabot niya sa kuko. Neto nagwawala po. And 8-6 with 3K. Madam. Yes, and I think that Team Fight was in favor of Team Elephant din dito. Pero sabi ni, ni Idol Nowaruwa dito, reverse polarity kaso walang follow-up. Kasi yung follow-up na global silence ni Super, yun yung nakapamboset sa PSG LGD, diba? Yung inaasahan sana natin na combination nila, RP into Terrorize, into Earth Split, hindi nila nagawa because of that one ultimate ng Elephant dito. And that gave them more time para makapag-reset, makapag-reposition ng maayos. And wala pa silang nagamit ng skills dun eh. It's just the global silence alone. Kaya meron pang mga follow-up na Arena of Blood at marami pang iba. And given na Ursa lineup nga to, gusto agad nilang mag-Roshan. Kaso parang alanganin dahil low HP itong si Euros. Gusto muna nilang i-zone out. PSG LGD yung kalaban doon. And
Tanong na point out mo kanina, madam, na yung Morphling, kailangan niya lang talaga mag-farm. Kaso, no, ang downside dito, yung kalaban niyang counterpart, which is yung carry, online na agad yung Ursa na pwede sumasama nga, kahit itong na, oras, no? Oo, pwede nang sumama. Speaking of Ursa, speaking words of wisdom, huli, with the IO, kasama yung Ursa, relocate place, ang mabilis ang real quick lang. Just like that, 9-6 tayo, favor of Elephant. This is not looking good for TXGLGD, no? Pero sabi dito, meron silang katanungan, Kuya Jay, sa tingin niyo ba ni mag-BKB ni Magnus para makapag-reverse polarity without interruption? Well, kaya naman niya eh. Pero the job of nothing to say. Pero mamaya na natin. Speaking, na naman, ang bilis talaga. Speaking of the devil. Speaking of the devil. Siguro, madam, nakikita akong way or solution is... Kung sakaling wala pa namang BKB, they need to find this silencer. Para silencer. May blink dagger naman na dito si Magnus. For sure, I guess si Pitbian, kailangan niya rin ng blink dagger. They need the gap closer talaga para hanapin. Hindi lang basta IO. And kasama pati silencer. And para mahabol mo din yung Storm Spirit as well. But it will be a, ano, no? It will be a... big job para kay nothing to say. Kasi silencer sa likod lang naman yan eh. Hindi yan magpapakita. And dalawa yung kailangan nilang ma-take out of the picture dito. It's the IO and silencer. And ang magiging, ano siguro nyan, ang magiging tagahuli dyan siguro yung Morphling. Siya lang yung pwedeng mag-dive dito eh. Pero we cannot expect pa rin kasi kay Ami na sumama. So, dun talaga mabuboset. So, kung habang walang BKB nga itong si Magnus, which I think mag- BKB din naman siya eventually. Yep. Is kailangan lang talaga mahuli. Masama sa RPC silencer. And kung sakali man, at least ma-bait out nila or ma-fake nila dito si silencer lang sa ganun, magamit yung silence before. Kanyari, tipan. Kasi sobrang ano na eh. Sobrang kampante na dito yung kupunan ng elephant eh. Kumbaga pag may naligaw or may maarong position dito sa PSG-LG, automatic na pupunish. They need to respect this Storm Spirit na kayang mag-zip in from downtown. Meron ka ditong IO na kapag up yung relocate together with Ursa, wasak ka talaga dyan. And yung global silence kung gusto nyong tulungan yung mamamatay or back up sakali dito sa PSGLG. Yes, sir. And it's 11-6 ang score natin, mga idol. 4K gold lead for Team Elephant. And as of the moment, talagang ramdam na natin yung presence, lalo na ni Somnus dito, di ba? Na point out ko din yan kanina, Kuya Jay, na ito kasi yung dapat talagang gawin ng lineup ng Elephant. Lumaban sila ng lumaban para ma-force out si Ami na sumama. Pero sumama, pero eto, napasama yata. Kaso sumama pa, ito na naman yung silence coming from silencer. The RP is there, tapos may silence. Kaso lang mapatay nila dito yung Dark Halo. Mars and Dio will fall down. Biyak na lupa. Ayun! Nagamit agad yung na silence. So now, after mawala, nakapag-RP din sa wakas. Yes. And they managed to take down itong Mars and itong Dio. Medyo greedy that time, ha? Itong Mars. Mm. Natuto naman na si ano, si Nothing to Say and Nothing to Say and Company na kailangan talaga munang mabigay yung global silence or ma-survive yun bago nila ma-land perfectly ito yung mga combination. Pero Pitbian, delikado yata. Ulitin natin, Pitbian, alangalin siya dito, ha? Namamatay siya dun man, sayang lang. Ayun lang mga sir. Pero Aegis naman dito, na-secure naman na ni Ursa since maaga talagang Roshan Taker yan eh. And pwede pa sila maging aggressive dito. Talagang ipe-pressure na nila lang ipe-pressure itong PSG-LGD. Pero as of the moment, mukhang kaya naman na, pero hindi pa full pack si Ame. Pero kaya naman niyang mag-respo. Respo lang siguro yung pwede niyang gawin. Kumbaga pag napasama, no? Bumili na rin nga din siya ng Manta Style in case masilent siya dito. Para matanggal agad yung global silence. Kaso lang, wala nang kawala. Pasok sa Bloodstone yan, for sure, coming from Samus. And yung early Bloodstone niya yun, madam, nagpe-pay off. 17 na yung charges niyan. Nasa 19 minutes pa lamang tayo. Stunt ko connecta. Counter stump naman din yan. Tignan natin, zip in na naman dito for Samus. Walang target sa paring Europe. Medyo nakaugusin siya naman. Pero look at the Arena of Blood. Kaso mukhang bad defensive purposes lang. Ganda ng Arena. Ano mahuli niya? Pero yang makalabas yung mga kalaban nun, pero makakadalawa eh. Mati-trade nga lang. Pero that's a 2-for-1. Favor na naman para sa itang elephant.
Elephant. Yes, siyang langin na patay, pero ginugulo lang kasi niya eh, na nag-objective dun sa likod yung mga kampi niya. And, tingnan natin, ang dami na ding, meron ng 18 charges of Bloodstone dito. Itong si Storm Spirit, talagang nahihirapan yata sila patayin to eh. Yeah, if sure. Ever and, lang na ma-hold nila, kung talaga dun sa tatlong ultimate combination ng PSG LGD, kung laging kasama yung Storm doon, yun na yung pinaka magiging bawi nila kay Somnus. Hindi nga kailangan ano eh. Mm-hmm. Ano yan, Kuya Jay? Hindi nga kailangan dito nung Ursa i-force yung kanyang Blink Dagger. He's going for a basher na iaasa niya ng initiation dito kaya paring Mars and then dito din kay Storm Spirit. Sa bagay din kasi, no, madam, meron kang IO dito na pwedeng i-relocate ka lang papasok sa saan mo gusto nga area. Bumulaga, ganun. Umulaga. para nabanggit mo rin yan kay Savage kahapon, ha? May nagtatanong anong oras daw yung game ng T1 versus Thunder Predator. I think bonus match na lang yata to eh, kasi laglag na ang ano eh, ang Thunder Predator. Pero last series yan, mamayang gabi. Chill lang kayo dyan, guys. Pero yun nga guys ha, if ever nga pala na gusto nyo ng solid merch, bisitahin nyo lang ang shopee.com/TheArmory for the our newest takitsilin. Yan, yung collection natin, unlimited stock lang na available. Shok-shok mo ba, madam, or shok-shok yung gamit mo ngayon? Shok-shok yung gamit ko ngayon. Nasa labahan na yung aking mga takitsilin. Pinalaban ko na. Para magamit na rin agad. Pero guys, check out nyo na yan. Meron tayong 90s collection dito. Pero Kuya Jay, eto na nga mukhang iko-collect na nila yung buhay. Ano yan, Kuya Jay? Ten-ten ngayon, di ba? Pagka mag-deliver ka sa Shopee, parang meron kang, may sale ka. Ayan. So ngayon guys, mga nagpapanalo dyan sa book, alam na. Matik na, shop alam nyo na yan. baka naman. Pero okay, back to the game tayo dito. PSG LGD, they might want to get an objective dito, pero mukhang ready to defend naman ang Elephant. But ibibigay na nga lang nila, sa bagay, mas in terms of objective, nakakalamang naman na talaga sila eh. Pero meron pa naman silang top lane. I think ito yung pwede nang i-defend ng Team Elephant. That's the nearest access dito sa Rosh Pit eh. So, dapat nilang ingatan tong tier 1 tower na to. And madam, may na-realize lang ako na winning condition dito for a PSG LGD is that yung Morphling going for a Aghanim Scepter and this is a classic 1-2 punch together with a Dark Willow, di ba? Oo nga! Nakita mo na ba yung combination ng isang Dark Willow and Morphling? Yung nakikita ko ditong chance for a PSG LGD na if ever man ma-contain nila or hindi lumamang yung Elephant, mapaabot nila sa point Aghanim Scepter na dito, itong Morphling, yun yung nakikita kong chance. So, magkakaroon na rin ng Orchid of Malevolence eh, itong ating Magnus. So I guess yun yung ano nila, power spike or magiging turning point if hindi sila mag-messed up. At saka kasi yung Aghanim si hindi pa ba nabago yung ano, yung Aghanim si Dark Willow? Hindi pa no, yung parang Machine Gun Kelly. Machine gun nga. Direct diba? Legit ba? Oo nga. Hindi pa yata eh. I guess hindi pa. Oo, parang yun pa rin. Kaya, eh. Sorry guys kasi ako matagal nang hindi gumagamit ng ano eh, ng Willow eh. Pero dati favorite ko yun. Favorite ko yun Dark Willow na naka-deso. Deso ba yun? Deso Aghanim's Moonshard. Yun. Oo kasi madam, cancer ako. Hindi ako pumipick ng support. It's either mid or two mid. Ay, mid or two mid. Feeling ko kailangan kang i-ban. Kasi ganun din eh. Oo, kasi ganun ban din. Ban Kuya Jay. Madam, pag nag-mid ako, tapos may magka-cancer din na mag-mid din, ganun din. Hindi ako mag-a-adjust kasi ang ending sa bottom lane, dalawa din kami. Sa top lane, dalawa din kami. Di dalawa na lang kami sa mid. Parehas lang. Hindi kasi huwag yung tularan. Nagbibiro lang ako. Ikikik kita sa party. Ganyan. Nagbibiro lang ako. Kick Kuya Jay. Pero madam, surprisingly ha, 1k na lang to, parang, what happened? Itong nga Morphling na nasabi mo nga na tiis pogi lang, nag-pay off madam, sobrang well paid. Yes. Anong fantasy cards gamit nyo ngayon, Boss Jay, tsaka Aki? Nako, speaking of fantasy cards, hindi ako nakagamit today, sayang. Ako wala akong ganyan-ganyan yan.
Valorant na lang siguro. Valorant na lang. Parang matagal ka nang hindi nakakapaglaro ng Dota. Sobra, PSG, sobra madam, sobra, sobra. Nai-enjoy ko na lang talaga yung panonood. Pero eto, tignan natin. Nasi Batya. Kaso, Shockwave, BKB will be used. Na-bait out na ni Yang. Etong taga-setup. So, ayun na, yung machine gun kayo. Diyan, ayun na, umarat-rat na, madam. Aguy, aguy, aguy. Kailangan, retreat, retreat. Retreat, mayday tayo dito. Okay, nagamit alpha, pa yung Alpha, Silence. Atras. And si Yugi Boy dito, naku, Yurus, pag-stand ka dyan, ito RP, ayun na nga ba, namin ito. Oh, ay, ganda ng relocation! Holy shit! Nirelo niya si, ano, nirelo niya yung na-RP na Ursa dito, grabe! This IO, FY God, what are you doing? Nahihilo na ako dito sa elephant, pero si Kuya Jay nawala yata si Kuya Jay, mga kaibigan. Ito na, that's in a very bad position. Why? Mamamatay nga, and yes, he will fall down, and si Somnus and all the godlike snake dito. Kuya Jay, ikaw ay nawala. Ayan na, bambaka na po siya, nalalaglag siya na. Wait, Bian! Naku po, naglalag si Kuya Jay, mga kaibigan, pero pagpapatuloy muna natin dito yung pagkakas ng teamfight. As one man down, si Yang ang mabibigyan sa side ng elephant. And that's a good kill na rin kahit papaano ha. Pagbuhay nila, most probably, second Roshan na yung magiging objective nila dito. Dito na naman magaganap ang madugong bakbakan. Naglalag daw yung ano ni Kuya Jay. Direct naglag-ata si Kuya Jay. Oo. Okay yung sa akin po. Pero going back to the game time, mga kaibigan, Roshan is now up at sinisimula na nga to ng Team Elephant. But still, PSG LGD is just around the corner. Hindi nila pwedeng ibigay or hindi nila gustong ibigay itong Roshan na to ng basta-basta sa Elephant. Talagang binabantayan lang din nila eh. May pang-scout sila dito with that morphling illusion. Pero ito na. Let's see, pati yung astral ni ano, pati yung astral ni Elder Titan pang scout, pero stun all to Urus, but this Ursa is way too tanky, hindi nila ganun-ganun mapapatay. Pero speaking of patay, eto na nga, sinuwag na nga ni nating to say dito itong si Urus, pero gusto niya, alam mo nga, nasuntok dito, nothing to say, ikaw kamusto, ikaw ang napigyan, and fade back dito sa milikon, mukhang mamamatay na nga rin, hindi ni para kay Yang dito, and si Ame, mapipilito na nga rin mag-back dito, arena of blood will be there, pero wala yata sila makakagod, it's not why dito, stunting still pa rin, and same you, susunod na nga sa ukay dito, Ame, fighting against five heroes ng team Elephant, it's Ame against the world, mga kaibigan. Global Silence will be used. Mukhang wala na yata ang galawan. Wala nang takas. Pinukol pa ka sa puno dito. And Ame, that's a four-man down. Nakuha pa yung snake na isang morphling dito. It's Elder Titan dito na isang mabubuhay sa PSG LGD. And Roshan pa. Kuya Joma, huwag kang maingay dyan. Roshan pa nga. Uncontested Roshan. Para sa Elephant. Nawala ng internet ng aking kapartner, guys. So, tiis na muna. Position 4 CK na ba to? Offlane CK to, guys. Medyo, ano lang talaga, medyo mahirap si Faith yan. Dahil nabibigyan siya Ursa yung katapat niya. Hindi naman din talaga madali yung katapat ni Faith yan dun sa may bottom lane. It's Ursa and Silencer na talagang pinapaulanan lang sila ng right clicks. Kahit wala silang lockdown doon, nabibigyan nila si Faith Benny. Kaya din talaga mababa yung kanyang net worth. Oo. Sorry guys, dati kaming PSG LGD, kaya alam namin ang galawan nyo. Most probably, ganun lang. Kilala na namin kayo. Dati namin kayong kakampi. Pero for this game, I think hindi masyadong gumagana dito yung tiwala. Yung talagang tiwala lang kay Ami. Yung tiis pogi technique ng morphling, hindi gumagana. Kasi yun nga, talagang napaforce out siya lagi na sumama eh. Diba? Elephant did a good job dito on pressuring all the lanes. Maagang nag-online yung Storm Spirit together with this Ursa na sumasama na din agad eh. Hindi siya nag-build ng kanyang hindi siya nag-build ng farming item. So talagang kinuha niya yung gold niya o yung mga pera niya dito in terms of hero kills. Alam na daw ni Somnus ang galawan ng PSG LGD. Pero tingnan natin. Na-invade na nga nila yung jungle area ng PSG LGD dito. Napipilitan na lang yung ano eh, yung PSG LGD na mag-farm sa kabilang dulo.
Sabi dito mukhang sa gift ka pamilya na naman daw. Kasi sure top 1 naman na daw yung LGD kahit ma-2-0 sila ng elephant. Okay, sa gift ka pamilya indeed. Tignan natin. Pero bottom lane na Ame. Wala rin namang magandang vision dito yung Team Elephant, but they're going for the group up. Alam nila na merong nagpo-push out ng lanes dito. So aabangan na lang nila. And I think spotted dun sa ward ng PSG-LGD dun na alam nila na wala dito yung elephant sa side ng jungle nila. Oo, tama. Sa bagay nga naman, secure na nga yung upper block. Pero tumulo na nga dito yung bagyo, yung storm na rumaragasa dito. But still, makakapag-TP lang. Like a boss. Itong si Elder Titan. Queen man, please sayang bet. Saan ka ba nag-bet, idol? And speaking of bet, guys, habol na kayo. Meron pa tayong 4, 8, 12 series for today. Ayan, last day na ng group stage and meron lang isang araw na pahinga. And then on October 12, magre-resume na nga yung TI natin for the playoffs. And ako personally excited ako sa playoffs kasi iba eh. But wait, hold that thought dito. Pumasok na nga ang Team Elephant si Fabian. Siya na naman ang paboritong apo na nabigyan Eurus using up his BKB. Pero wala siyang problema, walang katakot-takot itong Ursa Warrior to, knowing na he's got that IO sa likod niya na pwede lang siyang sagipin katulad kanina talagang FY did a very good job na RP si Eurus pero na-relocate out na lang din. Nakaabang na talaga si FY doon. Pero speaking of relocation, meron nga nire-relocate dito sa may gilid and si Ame inabot na nga dito. Wala nang galawan for that morphling. That's 4 heroes na magko-commit on that morphling alone. Talagang galit na galit sila dito. Pero ito na nga, mga kaibigan, nakita nila yung mga heroes ng elephant na nasa bottom lane. Pero global silence dito, canceling out yung mga possible combination ng PSG LG dito. Ito na bash pa, si nothing to say. Pero tingnan natin, walang vision. Naglapag na nga ng sentry ward dito, one more right click para kay Innocence. Tumatapos sa kanyang buhay dito. Pero nakakite out lang din, ito yung si Eurus. And buhay pa nga si Innocence, pero dumikit pa. And that's just the Aegis being popped off para sa Team Elephant. Fabian dito, bumaba siya. And psychic headband ba yun? Yes, it is. The psychic headband dito, pinalayo lang, lumayo ka sa akin, but super will still hold out. Pero kapalit naman yan, buhay naman ng CK dito. 3-4-1 trade, and this is not looking good for PSG LGD. Mukhang nalalapit na ang pagkatapos nitong game 1 natin, mga sir. Tamang defend na lang din muna, but it's just nothing to say. And Elder Titan ang buhay dito sa side ng PSG LGD. Pwede nilang i-delay pero hindi, mahihirapan silang mag-def dito. At speaking of def, wala, pinapanood na lang ng PSG LGD na basagin ng elephant yung tama ko nga doon. Ate Aki, mukhang mahihirapan na dito PSG LGD. Like, comeback itong elephant. I mean, itong game na to. Well, still, tingin ko naman, kaya pa rin ito balik. I mean, tingin ko naman, hindi naman ganun ka-imposible na mabalik. At mahihirapan lang, pero hindi. Siguro magandang setup lang coming from Magnus. Oo, tiwala lang daw, pero kasi, Sir Mike, ayan, nagwawala na si Somnus M. This Storm Spirit is unstoppable. Oo, ang hirap lang pala sa drop din. Kahit sabihin mo makakuha ng magandang setup ng RP, no? Pwede sila mabosset dito ng Lancer. Okay din sana yung combo ng PSG LGD, lalo na pag nagkaroon or meron na bang more ano? Pero Lancer eh, Lancer is the key. Pero ito nga, na-exkill naman ang makamay dito. Itong sinating ko sa'yo, wala siyang magawa yung softness. Popping out his BKB, tignan natin dito. Makapaskewer out na lang muna sinating ko sa'yo. Pero it's young, going down. Medyo napa-asing doon. I think, pwede pa yata tayong pumuso sa PSG LGD, Sir Mike. Medyo nag-a-asim ang elephant. Mahirap lang talaga, pero again, mahirap is not equal to impossible. Magandang setup ng RP, tapos masulit nila yung combo nila dito na Dark Willow and Morphing. Tsaka kita mo naman kung gano'ng kalambot lang kanina o gano'ng kabilis pinatay ng PSG LGD si Merce. So, what if si Storm Spirit pa yun, de mas talong mabilis, diba? And Ursa, I think kaya-kaya naman nila tayo. Isang good teamfight lang talaga. Kaya-kaya nila balik na rin to. Kasi yung network niya, hindi na kailangan pansinin eh. Parang pwede, possible pa nga rin ang comeback dito. And yun nga yung isa sa mga inaabangan kong combination. May aganims na itong si, ano, si Morphling. Actually, kanina pa, diba, no? Yung damage nung, anong tawag doon, ng Shadow Realm? Na Shadow Realm, yes. Na naka-aganims, diba? Talagang machine gun. Para trating kayo sa mukha ni Amei.
Ang maganda kasi ron, hindi rin siya magagalaw while nasa Shadow Realm. Siguro kung may AoE skills kayo, pero kung titignan mo yung elephant dito, ang AoE skills lang nila na pwede pumasok kay Morph is yung Spear ni Mars and yung Electric Vortex kung magkakaroon ng Aghanim Scepter si Somnus. Sir, pero salpukan na ata to, Sir Mike. Mukhang sa kubaw ibabaw papunta ang PSG LGD. Kubaw ilalim kubaw naman ng elephant. Nagkalisan at landas. Walang makikita. Baka joke ka rin pala dito, no? Pero ito, sa kubaw ibabaw. Wala silang aabutin dito. Ang mag... Ay, naku, may Psycho Vice. Ang daming counter na item kay Morphling. Ang dyan pa yung Bigtusan. Kaya ang hirap mga gano'y, ang hirap mag-Morphling pag yung kalaban mo may Wii para ubusin yung mana mo eh. Alam naman natin, Morphling ngayon, yung ship niya, kailangan na rin ng mana eh. Same time, hindi yung makakapag-waveform. Makaka-normal ka nga, pero kayang-kaya na ka na masuin ng elephant. Pero, tingin ko naman, PSG LGD, kayang-kaya pa naman nila patagalin to. Ay, gawin lang nila yung ginagawa nila ngayon na pressure nila yung ibang lanes. Iwasan muna yung elephant as of now. Then wait for the Roshan, tsaka sila sumubok mag-contest dito sa may side ng elephant. Kasi once na may panalo nila yung Roshan, possible na makapag-force sila ng buyback dito sa elephant or possible ma-turn around nila yung game. Pero wait lang. Okay, thank you dito. Makakaligtas naman din. Pero, nung ko itatay pa ba? So, Somnus, medyo malalim yan ha. Medyo maasim yan ha. Huwag naman sana. Baka papaligtad talaga kayo ng mas maaga. Pag pinasok pa ni Somnus yan, hindi na rin ganun karami yung mana po niya. Kaya good to see. Okay, Global Silence. Wala nang galawan talaga. Tulong ka muna dyan, Idol Ami. Ayun na nga, but this is the time para mag-counter-initiate ang PSG LGD. Let's see, nasa na yung mga combination nila dito. RP is available, Earth Spit is available dito, and as well as yung Terrorize. Pero malalan ba nila na maganda yan? Tingnan natin, sinuwag na nga dito. Gusto nilang hulihin itong sinating kasi. Pero makapag-BKB lang din. And Somnus dito, I mean Eurus, pumasok na. But this, yes, BKB, eto na, ikakite na lang nila. Sinisave talaga nila yung RP dito for the best, mga kaibigan. And ako po, yung Shintaket, inaintapakan natin, taking down itong teddy bear ng Blue Magic nga. And there's a buyback being committed. Pero sulit naman dahil napatay nila yung carry ng elephant. Sir Mike, tingin ko misconnection yata yung nangyari dito sa may side ng elephant na, I mean sa side, tama, ng elephant. Nakita mo na, tingin ko makakalaban pa si Mars that time eh, pero na-relo out siya ni FY agad-agad. Kaya si Ursa, wala na siya naging kasama ron. Napabayaan na siya at nakombo na siya dito ng PSLG din. Sulit din yung buyback ni Morphling kasi sakto, buhay na dito yung Roshan and possible na makuha nila agad-agad. Pero naku, si Somnus nangungulit na. Wala, isang mabilis lang. Tingnan natin Morphling dito pero na-hex nga lang din si Ame. Meron nga bang follow-up? I need help! Mayday dito! And Ame, mabubuhay na nga lang din siya dito. And that's a call for a retreat para sa side ng elephant. Pero medyo bumabaligtad na yung laro natin, Sir Mike. Oo, sobrang bumabaligtad na nga. And now with the Aegis advantage na meron yung PSG LGD, tingin ko play safe muna. Mag-push muna sila ng lanes kasi kung titignan mo yung lanes ngayon against sa kanila yung Crypts eh. So ayan, push muna din tsaka sila mag-isip or mag-plan kung paano nila i-takedown tong elephant kasi now hindi lang yung Aegis advantage yung meron sila, wala na rin buyback yung kalaban nila na carry, which is yung Ursa. Yes sir, isang magandang setup na ng RC and now hindi Ate Aki, hindi lang si Morphling yung may damage ngayon, kahit si paano si Sin Q naka-madness tapos may Aghanims na rin doon nga sa nakuha nilang Roshan. Ang sakit nga niyan talaga naman. Kahit support, oo, kahit support, if ever umaman nga itong Dark Willow na to, bubuan pa niya ng ano eh, ng Moon Shard. MKB, ganon. Oo, MKB, Moon Shard. Talagang pasok sa bangay. Itong maganda ba doon, Sir Mike? Kasi long range yun eh. Hindi nila kailangan dumikit. I think there was a time na kinukur talaga si... Si Dark Willow. Oo, naalala ko yun. Na, oh my god, sobrang hirap. Ako rin, kasi matagal na eh. Kasi ginamit ko rin siya sa pubs eh. Ah, kaso, hindi ko sinubukan yan. Hindi ko nasubukan yung hero na yan eh. Yung, kasi hindi ko hero yan. Yung Morphling pwede pa. Well, ang
saya, ang saya niyan gamitin. Kasi may pang-lockdown ka na, may damage ka pa. Pero tingnan natin formation V na naman for PSG, LGD, Silencer. Mapapatipi na lang muna si Super. Pero butas na yung base ng PSG, LGD. Wala na silang set of rocks dito sa main mid lane. So I think, one wrong clash lang din. And speaking of one wrong clash, ito na ngayon ang nangyayari dito. Na isang magandang global silence lang. Pero Fade Gun gusto nyo lumaban dito. And nothing to say, committing is buyback. Nakulong na nga sila dito. And yung Earthspeed, tignan natin, nasa gitna naman ni F1 dito yung kanyang mga core. Pero Darius, sustaining down Sonos M dito. Pero zip out lang mula for your Star Spirit. Fade Gun dito, mabubuhay nga pa. And yes, he will F1. Siya'y mabibigyan 88 seconds without buyback for this IO. Eto na, mukhang babasag, swasag na ang PSG LGD. Ang tapong nung elephant doon, kahit wala silang vision doon na sa may triangle camp banda ng PSLG, di nakita nila kasi na si Ame nag-TP sa may top, kaso too bad, nakahabol din agad-agad dito si Ame. Muntikan pa rin si Somnus, ha? Buti na lang, nasusustain nga siya ni Yes, ni FY pa. Kasi si Daddy FY naman yung nabigyan. And Storm Spirit, tamang kulit kasi muna. Pero ito na nga, may nakasuwag, may inakalay lang sa pating dito. And that's young without buyback as well, Mars. Naku po, isa-isa na. Parang The Voice yata pinapanood natin, nag-audition ng Team Elephant. I want you, sabi ni Coach Sarah dito. But mukha PSG. Rekta-rekta na yata. One set of frags. Makakarekta ba sila? Hindi. Hindi, papatano. Basic lang. Hindi rin sila ma... Wala. Hindi rin... Kung nagrekta sila, tingin ko kaya naman. Kasi matagal pa mabubuhay yung dalawang heroes ng Elephant eh. Pero ayaw, siguro ayaw nga nila mag-assist. Going for the mega nilang sila. So after this, ang magiging next target nila is possible yung sa may ibaba. Let the fun begin. Disiplina talaga pag Chinese loots. Yes sir, talagang they will aim for mega creeps muna para kung sakali bang things went wrong again for PSG LGD, eh, hindi pa rin talaga mawawala totally yung chance nila for a comeback dito. Pero speaking of comeback, that somehow comeback para sa PSG LGD from a two-digit lead na from Elephant dito. 12k yung lead kanina eh. And ngayon nasa kanila na unti-unti. Oh, actually 14 nga yun eh. Pero nagiging maganda kasi yung change of events dito sa may side ng PSLGD. Yes. Lalong-lalo na siguro yung turnaround natin dun na teamfight is yung nasa bit talaga sa may bandang high grounds ng PSLGD. Yung napatay nila dito si Eurus at na-rail out si Mars. Yes, sir. Nasa na daw yung mga nagsasabing sagip ka, pamilya. Oh, manapay. Huwag niya daw gawing small tour. Huwag niya daw gawing small tournament ang TI. Talaga naman kapag kayo ay gumawa ng milagro dyan, Diyos ko po. Katakot-takot na kahihiyan sa Chinese community plus fan pa kayo forever. Ano naman siguro ang guys. Sobrang ano pa na ito. Bad na mismo may hawak na ito eh. Hindi mo natatangkain pa. Yes, it's still pride nga, 'di ba? Talaga kasi sa Chinese Dota, sobrang elite ng mga teams diyan eh, 'di ba? Talagang pagalingan sila eh. So kahit na same region, wala, hindi magbibigay yan, talaga magpapasiklaban tong parehong team sa to. Pero going back to the game, 5-man smoke from Team Elephant, may salpo pa nang abang magaganap in Fade Gun. Siya yung closest target dito, pero makapagpapot ang BKB siyang dito, mukhang mabibilis pa. Isang mabilis nga lang yan si Fade Gun, yung Chaos Knight. Minus 1, yes, buyback pa rin naman. Pwede mag-buyback at lumaban nga dito. And kinamit na kanya yung buyback niya dito. Pero nasa silence, hindi niya na-commit yung kanyang RP dito. Pero Somnus M, medyo delikado. And this Elder Titan, mukhang unang mawawala sa side ng PSG LGD. Double buyback has been committed. Pero eto na, going back ang PSG LGD. Mabubuhay mga, sinusayin lang nila yung kanyang mga sarili. And surviving the skills ng Team Elephant. Wala lang maibigay yung Elephant ngayon. And that's a call for a repeat na muna. Talagang disiplina para sa PSG LGD Tier 1. Tier 2 tower been taking down and papunta na sila ngayon sa high ground barracks, the last barracks standing ng Elephant. Napilitan kasi mag BKB agad si Urusa nung pinapatid na si Pimpian, kaya yung nagtuloy-tuloy yung teamfight, hindi na natin nasaksyan na pumasok dito si Urusa. Ay, yes, si Urusa kasi masasalikati siya na to, pero ang sakit Ranger ng damage nung sige ito, pero na Hortus nga rin dito. Nothing to say, na-ex nga rin siya, hindi makagalaw yung Magus dito. Pero si FY mamamatay nga lang yan, kailangan natulog dito nung Magus dito, pero magdami na yung damage. Ay, walang buyback itong si Nothing to say. And then si Terrorize na commit na nga lang din, hingila si Fabian, si Eurus dito na personal nga nila yung Pride Team.
Nation is more than enough to take down that Bursa together with this Dark Willow and Forcing Pahatch. Mukhang GG pa ang Element. Dego na. Ay, nako sir, pero sobrang gusto pa niya lumaban. Itatamang kulit na muna, pero disarm na siya dito. Wave in, swimming muna para kay Ame dito. And this might be a wipe out. Kumitakalan niya yung kanyang buyback dito, pero may iwas ni Ame. DKB will be popped off para kay Somnos, pero tignan natin, wala silang pakialam sa nararamdaman ng Storm Spirit. Wala kaming pake sa'yo. Wapa ko lang dito si Morphling, ang duga lang din pala ng hero na PSGL GD. Iisipin mo dalawa yung curse karoon dito. Tsaka Bramble Maze na nagko-control hindi lamang kay Ursa, pati mismo kay Storm Spirit. Ayun yung naging way kung para mapatay dito si Storm Spirit kanina or mag-low yung kanyang health and... PSGL GD. Where's the body? Uy! Hindi ka na. Walang kakabaka ba daw para sa PSGL GD. Ang sakit talaga, grabe. Duga. Bagong ano eh, bagong ES Morph eh. Morph Dark Willow. Ayun. Buti pa nalala mo, Aki. After pala nung mag-expire nung ES Morph na combo, tingin ko, ang lumabas is Sun King Morphling tsaka itong Dark Willow Morphling. Meron pa nga, diba, na Morphling Spirit Breaker. Ang daming panigipang combo talaga. Ano talaga, basta open talaga yung Aghanims ng Kokope ni Morphling, no? Gamit na gamit. Chang Ame pa rin daw. Talaga namang tiis pogi. Let's just trust kay Idol Ame. Ang hirap kasi ng ano dito ng game ng Storm Spirit at Yaki pag nagti-teamfight na. Tapos ang dami ang papapulumahin. Katulad yun ang nabanggit ko kanina. Pag-problemahin niya rin yung Bramble Maze, Curse Crown. At the same time, pag kinagat niya yun or nakagat siya nun, may follow-up na stand dito ni Fake Ben, which is nakikita ko. Pinofocus talaga ni Fake Ben kanina kay Storm. Yes. May ito no, pati Dark Willow, mayroon siyang significant amount of damage. Orkin. And this Morphling lock item na to, Skadi, Satanic, lahat na, kumpleto Recados na. And now, may hirapan magdepensa dito yung Elephant kasi kung titignan mo, hindi naman ganung sila kabilis mag-clear ng creeps eh. Si Ursa nga, single targeted hero, hindi naman yan yung Ursa na naka-Battle Fury type and si Storm Spirit, siya na lang siguro yung kaya mabilis makapag-clear ng raid dito sa may side ng, sa bandang face nila. Pero lalaban, naka-smoke nga. Sir Mike, alam din nilang Team Elephant na meron ng Roshan available pero Shadow Realm ginamit nga nito and may Aeon Disc nga naman. Itong si Shinkyu, nakakalitaw pa sila ng Dark Willow. Ubus na yung kanilang mga skills dito. Global Silence na commit na nga rin pero hindi natin mabubuhay nga ba. Itong si Dark Willow, nakakagamit siya dito ng kanyang Ghost Scepter pero mamamagamit na yung pero pila naman, nasa na yung follow-up dito na Fountain na, it's a very beautiful Dota pero tingnan natin Fate yan. Delikado pa nga yata pero gusto pa rin lumaban ng PSG LGD dito. Nasa na si Chang Ame, yung big boss na PSG LGD and Somnus mabibigyan, mukhang the end is near. 14 Elephant na Hornos pa nga dito, nakakite out lang talaga na makinalangkan ang pagmumuka ni Eurus dito. GG will be called shot next thing mga for Ame. Oh my G, PSG LGD, napakalupit. Ako lang yata yung iniintay ng PSGL GD at Yaki bago ko comeback. Dumating ako bigla ng paligtan. Nawala na internet si Kuya Jay at pumasok si Sir Mike. Talaga naman. Nag-comeback bigla pero I think PSGL GD, LGD dito at Yaki. Nasulit nila yung last teammate nila na to the point na na-RP nila dito si... Somnus, tsaka ang pangat kasi ng pagkakapasok ni Yurus eh. Ang aga niya na force yung BKB. At the same time, na-force niya rin yung kanyang in-range inside the Arena of Blood para lamang Arena kay Sintyo. Kaso si Sintyo hindi niya mapalo kasi nga naka-Shadow Realm. No? Nag-focus naman sila kay Fate Bian, naka-Go Scepter, naset upan sila tuloy ng stamp dito. Ni Wei, siyempre, alam mo na, magiging trabaho ni Morphling. Mawala sa inyo na lahat dito sa may side ng Elephant. Ayun labang. Yes. What a comeback. Pinalamang lang gusto pang manalo. Yes, sir. Correction lang dun kanina. Hindi pala naka-Go Scepter si Sin-Q. Naka-Ethereal Blade pala si Ame. So, it's still Ame saving out si Sin-Q. Ang laking bagay na na-delay nila. Kasi, nabigay nila lahat kay Sin-Q eh. Diba? Sa support lang. And kita mo naman, habang binabanatan nila si Sin-Q, naka-kite out lang sila. Yung tropang LGD, nasa paligid lang. Iniintay lang nilang maubos yung skills ng Elephant. And that's somehow a comeback story dito, parang mga naka-Enervon talaga ang PSG LGD with that hashtag
comeback active, beautiful Dota. Pero best of two naman tong series na to. Hindi ko alam mga sir kung si Sir Mike pa rin ang kasama ko for the game 2. Pero huwag kayong aalis dahil matindi-tinding bakbakan pa ang mapapanood natin for these two China super teams, PSG LGD versus Elephant. Don't go away, we'll be back after a short break.